Hello, kumusta mga paps? Mayroon tayong bagong video na i-upload ngayon. Tungkol naman ito sa ignition coil. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot kung sira yung yung ignition coil. Sakto kasi sira yung ignition coil ko eh. Ituturo ko rin sa inyo kung paano magpalit ng ignition coil. Yan. At kung paano mag-troubleshoot, paano malalaman na ignition coil ang sira ng ating motor. Papalitan natin itong ignition coil ni XRM110. Ang unang-una natin gagawin mga paps, dun sa mga naka-battery operated na CDI, yung mga naka-4 pins. Gago! Una, tingnan natin kung may charge yung battery natin. Pagganahin natin lahat ng accessory light kung gumagana. Ibig sabihin, malakas yung ko. Malakas yung battery ko. Doon naman sa mga naka stator drive na mga yung mga stock na naka CDI yung hindi na battery operated. Ang gagawin nyo, i-kick nyo siya or kung may laman yung battery nyo, i-push start nyo tapos testerin nyo kung may lumalabas na voltage dito sa terminal ng battery. Tanggalin nyo yung battery. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. Ibig sabihin, gumagana yung stator, gumagana yung regulator. Kasi kahit sira yung regulator nyo, kung may laman yung battery nyo, maandar nyo pa rin siya pag naka-battery operated kayo eh. Pero pag naka-stator drive naman kayo, kahit start nyo siya, walang lumalabas na nagcha-charge dito sa battery natin, walang voltage ang lalabas kasi walang nagsusupply sa regulator at wala siyang output. So ayun, na-check na natin mga paps kung may laman yung battery natin, kung mayroon siyang charge, kung hindi siya lowbat. Ngayon ang sunod natin gagawin, kukuha tayo ng voltage tester. Gamit ko ngayon ginagamit kong pang repair sa electronics, digital kasi. Set natin siya sa AC. Kasi AC yung lumalabas dun galing CDI papunta sa ignition coil natin. Kung wala kayong multi-tester, gumamit kayo ng test light o kaya yung mga bumbilya. I-connect nyo lang yung isang terminal sa ground tapos yung isang ground i-connect nyo dito. Yung papunta dito sa ignition coil yung nagsusupply dito. Titignan natin kung may lumalabas na voltage dito. Kung walang lumalabas na voltage dito, lilipat tayo sa CDI. Ibig sabihin, sira yung CDI natin kaya walang nagsusupply dito sa ignition coil natin. Pero itong akin mga paps, mayroong lumalabas na voltage dito eh. Kaya mayroong nagsusupply dito sa ignition coil. Tapos itong ignition coil, walang lumalabas na kuryente papunta dito sa spark plug. Ibig sabihin, may putol sa loob yung ignition coil ko. Kung paano naman malalaman mga paps na sira yung ating mga CDI, tingnan lang natin yung yung charging system. Kung maganda ang charging system niya, kung nagcha-charge naman yung battery natin, ibig sabihin, good yung charging system natin, kaya mayroong nagsusupply doon sa CDI. Kung walang lumalabas sa CDI dito, papunta sa ignition coil, ibig sabihin, sira yung CDI natin. Ganun lang mga paps, madali lang. Pag sira naman yung regulator natin, karamihan pumuputok yung mga natin. Yung mga accessory light natin, yung headlight, flasher, brake light, yung mga yon. Kasi yung karamihan sira ng regulator, shorted, kaya may lumalabas na AC. AC na siya. Or over.
yung wire para mas maganda tignan. So yan mga paps, nakapit na natin. Ititesting na natin. Switch on. Start. Mahina na yung battery ko. Na-open kasi kanina, nakakalimutan kong i-switch off. I-kickstart na lang natin. So na-open na mga paps.